Eto na nga, nandito na ang mapapasarap ng ating morning at kita syempre, ang flavored cordon bleu. Maaaring magsimula sa negosyong yan sa halagang 560 pesos. At ang tubo, 840 pesos agad. Agad-agad, oh, diba? Mas malaki pa dun sa puhunan mo. Oo. Pero di lang ho pala pang social ha, ang pangalan niyan. Social pa rin ang kita, di ba? Kaya ano, Ate Sue, gaano naman katagal ang shelf life niyan? Sakaling gawin naman niyang giveaway, di ba? Lalo na ngayon magpapasko. Mm-hmm. Bakit blue? Nako, tama ka dyan, Mars Connie. Siyempre, di ba, sa ate, pagka nagre-regalo sa'yo, hindi agad nakakain. Pagka ho ganito, hindi niyo pa naluluto, ayan, kagagawa pa lang, kakape-prepare pa lang ng cordon bleu, pwede ho itong tumagal ng 1 month sa inyong mga refrigerator, frozen. Di ba? Pero pag siyempre, pagka naluto na, ay kailangan kainin agad para ho mas malasahan niyo yung napakasarap na lasa nitong chicken cordon bleu, yung alam natin, yung ham and cheese na chicken cordon bleu. Kayo, ano ba ang, meron ba kayong naiisip na flavor ng cordon bleu na gusto nyo? Gusto ko yung fried dynamite, Ate Sue. Gusto ko yung fried dynamite. Parang gusto ko subukan yung pesto. Hindi, ang tanong ko, bakit di nakarating dito, Susan? Ayan, ay, grabe. Na-traffic! Siyempre, yung uwi na niya. Traffic! Oo nga, traffic. So, anyway, turuan mo na kami, Ate Sue, kung paano ba gawing kitang-kitang-kita ang cordon bleu. Spell. Ay, pakili ng dynamite. Anyway, masarap itong ihanda kapag may salo-salo sa bahay o kaya naman ay pagpasko. Kung dati nga, eh, ham and cheese lang yung stuff ng white chicken meat. Ngayon, pinasarap ito dahil level up na yung flavor nito. Meron silang tinatawag na dynamite cordon bleu at saka yung tinatawag na pesto cream cheese. At para ituro sa atin kung paano ginagawa itong chicken cordon bleu, ang gagawin natin flavor ngayon ay pesto cream cheese. Narito sa atin si Wilbert Melica. Magtuturo sa atin. Wilbert, okay. So, eto na ho yung mga ingredients yan sa nakikita nyo sa harap namin. Ang gagawin nga natin ay pesto cream cheese. Okay, Wilbert, paano ba gawin itong mga cordon bleu? Ang gagawin. Ingredients muna natin, Wilbert. Banggitin ingredients natin sa isa. Ingredients chicken breast. Chicken breast. Asin. Paminta. Paminta. At pesto cream cheese po. Pesto cream cheese. Okay. Okay. So, kasi pesto cream cheese, cordon bleu ang ating gagawin. Okay, sige, Wilbert. Ang una po natin gagawin, i-flat-flat. Pa-flat lang po natin yung chicken breast natin para po mabilis po siyang i-rollo po. Mm-hmm. Okay, pag na-flatten pag na-flat muna, na po siya, pag na-flatten na natin, so pwede make sure na po natin siyang timplahan ng asin at paminta po. Okay, okay. Bubudburan? Bubudburan lang po. Okay, budburan na natin yan. Konti lang, 10 kahay ng asin. Ayan po, umala. Ganyan lang po. At saka ang paminta, konti lang, baka din umanghang. Okay? Saka ilalagay na po natin yung ating pesto homemade cheese. Pesto cream cheese po. Okay. Ngayon, kung hindi kayo makakagawa, pwede kayong bumili. Opo. Okay. Ayan, kakalat lang po natin siya. Okay, napaka-simple lang naman palang gawin ito, no? Mm-hmm. Yeah, ganyan po. Mm-hmm. As pag ganyan po, pwede na po siya natin i-roll. I-roll na. Opo. Ayun. Pwede natin siya i-roll. Okay, so, mapapansin nyo nga, kailangan flat na flat yung chicken breast, ano? Para mabilis po siyang... Mabilis lutuin, kasi ipiprito lang naman siya. Okay, pag na-roll natin yan na Wilbert. Gagawin po natin dito is ilalagay natin siya sa flour. Igugulong? Opo, papagulungin po natin siya sa arena. Sa arena po. Dali-dali lang pala natin lutuin, ano? Arena, and then? Sa gatas na may itlog po. Fresh milk na may yes, itlog. Po. Okay, yeah. Para yan yung magbabind. Magkukot po doon sa... Tapos pagkatapos po dito sa Japanese breadcrumbs na breadcrumbs na, okay. Kung mapapansin niyo ako sa iba yung cordon bleu. Cook out lang din po natin ito ng mayang maigi po. Oo. Kaya para may magaspa. Okay. Tapos pagkatapos po nito, kailangan po natin i-rest ng 30 minutes po sa chiller para po mag-set po yung karne. Kasi pag bagong ganyan po, may tendency pong maghiwalay po. Hiwalay. Okay, so after 30 minutes, pwede na. Ito na yung ating dinain po kanina. Pakita na natin yan, Wilbert, paano natin lulutuin itong ating ready na pesto cream cheese cordon bleu. Yes, ayan. Ayan. Pagluto po nito, 8 minutes lang po, medium heat. 8 minutes. Or until golden brown. Pero kung may oven po kayo, pwede rin po sa oven. Okay. Apa. So, hindi pwedeng tatanggalan, ano? Kasi baka makompromise din yung lasa ng yung texture ng karne ng ating chicken. Opo. Okay. Yes po. So, kailangan 8 minutes. Anyway, madali naman talaga maluluto yan dahil yung inilagay naman mga ingredients luto na except the chicken. Opo. Na manipis na naman ngayon dahil nga na-flatten na natin. So, after 8 minutes, pwede na ho siyang hanguin. At yes, sabi ko nga kanina, kainin nyo agad. Mas masarap po siya pag bago luto. At syempre, doon ho sa yung inihandaan, ginawa ni Wilbert, pinakita sa atin, ito ho yung
pesto cream, cordon bleu. Meron ho sila nung dynamite, yung sinasabi natin kanina, na paborito ni Lynn. Ito, so gagamitan mo lang sila. Ito yung mga silim pansigang eh. Tanggalin niyo yung buto para hindi masyado maanghang. Para naman, syempre, doon sa mga hindi masyado mahilig. At saka, syempre, yung alam na natin, yung ham and cheese. Okay, so tikman natin. Ito, titikman ho natin itong, ano ba ito? Ito ay dynamite, okay? Isasawsaw natin siya sa mga sawsawan na inanda. Ito po yung tinatawag na ranch dressing. Ang ranch dressing po ay medyo may konting anghang at may alat at tamis. Pero masarap siya. Tapos maanghang nga, guwan ng dynamite yung natikbang ko. Okay. Tikman naman natin ito. Ito naman ho yung bechamel. Tikman natin yung bechamel. Aha. Ang bechamel medyo tunog sosyal lang. Pero galang po ito sa butter, harina, gatas, asukal at mani. Medyo dairy at buttery ang lasa nito. Ang sarap nung ano ha? Pesto cream cheese ha? Taga lang dyan, natatapusin kita mamaya. Amin cheese tayo. Susunod naman natin sa tartar sauce. Ayan. Tignan natin kung ano lasa. Ang tartar, medyo may asim at alat. Pero masarap lahat. Perfect ito, ha, Wilbert, ha? Nako. Ayos na ayos. So ito para ngayong handaan ninyo ngayong magpapasko na. At siyempre, kahit paano ako siya sa bahay ho ninyo, eh, pwede nyo hong ihanda ito. Anyway, pwedeng inegosyo. At kung magre-negosyo kayo, sabi nga, ang puhunan dito, Wilbert, ay... Sa halagang 560 po, makagawa na po kayo ng... Itong piraso. Ganyan kalalaki. Opo, ganyan po kalalaki. Magbebenta mo lang. 200 po bawat isa. 200, so ito diyan kikita ka na ng kita halos. Kita ka po ng 1-4. Ang bebenta mo 1-4, pero tubo po mo ay mga kulang-kulang 1,000, mga 800 plus. 860 po. 840 po. So, mga kapuso, madaling-madali lang ho, yung pinakita natin, ang daling lutuin ito, ha, Wilbert? Madaling-madali yung lutuin, at saka, sabi nga, masarap, at magpapasko, nag-iisip kayo ng mga panregalo, pwede nyo rin itong panregalo. Opo. At panghanda, pag may mga potluck, ayan, pwede ito yung dalhin nyo sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, sa mga party na inyong pupuntahan. Okay, babalik mo kami. Diyan muna ho kayo, ha? Titingin pa ka, tatapusin yung kinain ko. Forever na mo siya.